Yo, what's up mga ka-let's go? This is Jeff with the Barber. Bibigyan ko lang kayo ng tips kung paano makakuha ng magandang gupit sa isang barbershop. Unang-una, alamin mo muna kung anong gusto mong gupit sa sarili mo. Check mo sa Google kung meron bang klaseng gupit dyan doon sa Google. Check mo sa Facebook page, mga barber page, kung anong gusto mong gupit. Importante yun. Pangalawa, recommendation mula sa mga tropa mo or sa mga kapamilya mo. Kung saan sila nagpapagupit at anong barbershop ang i-recommenda nila. Kailangan yun, importante yun. Pangatlo, dapat naaayon ang gusto mong gupit sa kapal ng buhok mo or sa nipis ng buhok mo. Like for example, medyo mataas na yung hairline mo. Tapos, ang gusto mong gupit ay slick back. Ang slick back kasi na gupit ay kumbaga full brush up yun. Pag-ganon yun. Hanggang sa likod. So, medyo mataas na yung hairline mo. Ang nangyayari, hindi babagay yung gusto mong gupit sa kapal ng buhok mo. Kaya dapat nangaayon to sa gusto mong gupit. Pang-apat, sabihin mo lahat ng gusto mong gupit sa isang barbero. Karapatan mo yun, nagbabayad ka. Hindi rin naman biro kuhain ang ibabayad mo sa isang barbershop para magkaroon lang ng magandang gupit at umayos lang yung tsura natin. Kaya sabihin mo sa isang barbero kung anong gusto mong gupit. Kasi nangyayari, kulang yung paliwanag mo. Siyempre, yung barbero, sumusunod lang din sa'yo kung anong gusto mong gupit. Kailangan sabihin mo lahat. Hindi naman sa nagbamasilan eh. Kailangan na nice way pa rin pag-a-approach mo. Kasi ang mga barbero naman ay maintindihin. Alam mo din kasi ng barbero kung anong nababago sa'yo ng gupit. Although alam niya na, pero kailangan pa rin hingin yung panig mo kung anong gusto mo talagang gupit para sa sarili mo. Importante yun. Panglima, huwag kalimutan mag-tip. Importante yun. Kasi, una kanyang nagupitan, maayos yung ano nyo, usapan nyo. At nabigyan ka ng maayos na serbisyo, nabigyan ka ng maayos na gupit. Bago ka umalis sa barbershop, huwag kalimutan talaga mag-tip. Yun yung tatandaan sa iyo. Hindi naman lahat ng barbero ay ganun yung mindset nila sa isang kliyente. Pag nagbigay ng tip, maayos ang gupit. Pero importante kasi yun para mas pagbalik mo sa isang barbershop, makita ka niya, yan, nagbigay sa akin ng tip yan. Yun. Patuloy na bibigyan ka ng 100% na maayos ang servisyo. Yun lang 5 tips kung paano makakuha ng magandang gupit sa isang barbershop. Muli, this is Jeff with the P. Let's go!